Magandang araw sa inyo mga idol. At yan nga pala ang panibago nating tatahean ng cover ngayon. Yung mga upuan at sakayang true pillow. Bali nung isang araw pa namin yan pinuntahan doon sa may-ari ng bahay at aming sinukatan. Bali na kailang araw pa nga bago pa namin inumpisahan yan. Dahil marami pa kaming tinapos na mga tahiin na mga nauna. Aming natanggap na tahiin. Kaya hindi agad namin natahi ang aming sinukatang cover na yan ng mga upuan. Kaya nung aming matapos na yung aming mga unang tanggap, ay kagad namang tinabas ni Mrs. Yan at amin ang pinagtulungang tahiin. Yan, bali pinaglapat na niya yung magkabilang side para buuhin yung true pillow. Tinahin na niyang paikot para mabuo. Bali, 6 na piraso nga pala yung true pillow na aming tinahin na yan. At yung upuan naman ay bali 3 piraso. 2 malaki at saka 1 maliit. Kasama na din doon yung center table at saka may isang lamisahan na maliit. Yun ang aming mga tinahian ng cover. At yan nga pala, nung matapos na ni Mrs. na tahiin yung true pillow, ayan. Kanyang binaliktad na at tinignan kung maayos ang mga side kung walang sumarang tahi doon sa piping. Kasi nilagyan ng piping yun. At akin nga ipinatas na yan nung matapos para hindi nakakalat doon sa aming pwesto ng tahayan. At ako nga pala gumawa na dyan ng split para mailagay doon sa laylayan ng cover sa upuan. Bali, lalagyan din nga pala ng plates yung paikot nung sa center table at saka doon sa maliit na lamisahan. Bali, yung cover nga pala nung 3 upuan ay siyang una naming ginawa dahil malalaki yun. Napakabibigat. At ang huli kong ginawa dyan ay ang cover ng sa center table. At ayan nga, nung matapos kong tahiin, ay akin ang titiklupin para ma-deliver na doon sa nagpatahi ng cover. At ayan nga, at naandito na kami sa bahay nung nagpatahi ng cover. Amin ang dinala dyan para may kabit na o mailagay doon sa kanilang mga upuan at dyan sa mga true pillow. Habang pinipili ko pa dyan yung bawat isa na ilalagay sa mga upuan. Akin ang pinaghiwa-hiwalay para alam na kung saan parte ilalagay ang bawat isa. At yung isa nga pala dyan ay akin ang inilagay doon sa lamisahang maliit. Yan ang una kong inilagay dyan sa lamisahang yan. Dahil yan ang mga pinagpapatungan nila dyan kung ano-anong pinapatong nilang mga pang-display. Hindi nila ginagamit yan sa kusina. Hindi patungan lang ng mga pang-display yan. At inayos ko nga lang dyan yung mga plates. Saktong-sakto ang pagkakagawa. At ang isinunod ko nga dyan yung sa center table. Yan ang sunod kong nilagyan. Yan, bali, saktong-sakto din lang ang pagkakagawa nyan. At yan, inaayos-ayos ko nga lang dyan yung kanyang plates. Yan, plat na plat ang pagkakagawa. Saktong-sakto. At pagkatapos nga nun ay isinunod ko itong sa malaking upuan. Bali, yung 2 nga palang upuan dyan ay akin ang nilagyan ng cover. Yan ang una kong nilagyan. At yung pahuli na yan ang aking nilalagyan ngayon ng cover. Yung isang malaki. Bali, yun na nga pala ay may pinakaunan o pansuksok doon sa tabi na yon para hindi mahugot kapag inuupuan. At ayan nga nung mailagay ko na, inayos ko na dyan yung kanyang mga true pillow. Inayos ko na ng kanyang pwesto dyan. At inayos ko na rin dyan yung mga upuan. Ibinalik ko na uli sa dati. At ayan na nga po yung kayarian ng aming mga tinahian ng cover na mga upuan.